to praise the Lord! Yahweh! Hallelujah! Ready na po ba kayong mag-praise kay Lord? Good morning po sa ating lahat. Endless love unrestrained. This is our God.
Roll away, away.
Naramdaman mo ba ang presensya ni Lord? May gusto lang po akong i-share na life verse ko, Luke 1 verse 37.
For with God, nothing shall be impossible. Palakpakan nga po natin. Kapatid, naniniwala ka ba na walang imposible sa ating Diyos? Amen! Kung gusto mo maging successful, kung gusto mo maging victorious, focus ka lang kay Lord, huwag kang papadistract. Kung may problem ka man yun, may struggle ka, iyak mo yan, surrender mo yan kay Lord. Masasolve agad yan. Kasi nga, nothing is impossible. You take what the enemy
Oh,
Salamat po, Panginoon, for giving this wonderful opportunity to worship your holy name, O God. Thank you, Lord, that we are one today in exalting your holy name. At Lord, sinabi mo na napakagandang pagmasdan kung ang mga anak mo ay nagkakaisa, doon dadaloy ang tunay na pagpapala na nagbubuhat sa iyo. Lord, may we continue to be in one, Lord, sa pagpapakinig, sa pakinig ng iyong salita. At ano man ang aming mapakinggan ngayon, dalangin ko po, O Diyos, na tumi mo ito ng malalim sa aming mga puso. At sa ganun, O Lord, ikaw ay patuloy namin mabigyan ng parangal sa aming mga buhay. We thank you, Lord, for this wonderful opportunity to listen and to hear your message this morning. And all the things that we will do today, Lord, ang dalangin namin, ito ay patuloy na magbigay ng karangalan sa iyong dakilang pangalan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po kayo. Salamat sa Panginoon. Are you blessed today? Umaga pa lang, sobrang blessed na ako, the first service, you know why? This is the first time that our junior worship team led the congregation in worshiping God's name. At lalo nakaka-bless because the seniors are here to support the juniors. Amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Sabi ko, Panginoon ang papalakpakan, hindi po ako. Kung sa akin lang yan, okay lang yan. Kaya lang dapat malakas para sa Panginoon. Amen. Can you hear me at the back? Am I clear? Malakas ba? Okay, so salamat sa Panginoon. At ngayon po, maganda pong ating pag-uusapan. It's about temptation. Now, temptation is one of the issue, okay, na laging kinakaharap ng maraming Kristiyano. But unfortunately, ito po ay hindi masyadong naipapaliwanag o natuturo ng malalim sa mga Kristiyano. That's why maraming Kristiyano ang nahuhulog pa rin sa tukso. Now, my prayer today, na ang Diyos na ating sinasamba sa lugar na ito, ang Diyos na magpapaliwanag sa atin ng husto, ano ba ang temptation? Ano ang diwa? Ano ang puso? Ano ang laman? Okay, ng temptation? At ba't ginagawa ito ni Satanas sa ating mga buhay? Okay, so kung handa ka na, sige tayo po ay magsimula sa pamamagitan ng, bakit hindi? Okay. Okay, so this is our topic today, tempted but not defeated. Understanding the real issue of temptation. At meron po akong dalawang pagkukunan ng kwento about temptation. Okay, so unang-una po, kukunin ko ang kwento sa temptation of Jesus, which we can find in Matthew chapter 4, beginning verse 1 to 11. At ang dalangin ko mga kapatid, please, listen to this, nang maintindihan natin na sa ganun, hindi na tayo madaya ng kaaway na si Satanas. Amen po ba? Okay, so sa Matthew 4 verse 1, okay, it says there, nasabi doon, dinala ng Espiritu ng Diyos ang Panginoon doon sa ilang at siya ay tinukso ni Satanas o ng Diablo. Now, this is the clash between spirit and spirit. You know, dito sa clash na ito, dito sa pagsasagupa na ito, sa pagmimit ni ng Panginoong Jesus at ng Diablo. Now, ang Diablo, in every battle, there is always a battleground. Do you agree with that? At ang karaniwan na battleground na ginagamit ng kaaway sa atin ay ang ating isip. That's why last week I discussed to you, this is the continuation of having Christ's mind. Because our battleground, it starts here in our mind. At hindi lang iyan. Dahil ang gusto ng Diablo, hindi lang wawasakin ang isip mo, hindi guguluhin ang isip mo, kundi pati ang katawan mo, espiritu mo at kaluluwa mo. 1 Thessalonians 5:23, it says there, na ang sabi doon, ang tao ay binubuo ng espiritu, ng kaluluwa at ng katawan. And in John 10:10, it says there, na parito ang kaaway para tayo ay puksain, durugin, wasakin at higit sa lahat patayin. Okay? Sa ating emosyon, ano pinapatay? Yung kasiyahan natin. Sa ating espiritu, para mawala ang gana natin sa salita ng Diyos, sa pagsamba sa Diyos, iyan ang pinapatay sa atin ng Diablo. So we must be aware of the wiles of the enemy in our lives. Okay, let us continue the reading in our text in Matthew 4, beginning verse 2. Sabi dito, for 40 days and 40 nights, he fasted and became very hungry. During that time, the devil came and said to him, if you are the Son of God, tell these stones to become loaves of bread. Ang sabi sa verse 3, okay, sige, yun na pala yun. Ang sabi doon,
During that time, the devil came and said to him, if you are son of God, oh, tell these stones to become loaves of bread. Okay, so ang sabi nila, ang issue daw dito ay bread. Okay. Pero niniwala ako, hindi lang bread ang issue dito. Okay? Kaya lang sa verse 4, sinabi ng set ni Satanas kay Satan was trying to offer an idea to God, to Jesus. Ang sabi niya, oh, 40 days, 40 nights, nag-fasting ka, gutom ka, di ba? Anak ka ng Diyos. Sige nga, yung bato na yan, gawin mo agad tinapay, di ba? Kasi gutom ka. Oh, di ba? So, ngayon, paano sinagot, kinounterfeit ni Jesus yung idea na ino-offer ni Satan? Now, let us read verse 4. But Jesus told him, no, the scripture says, people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Now, there is no evil between bread. There's a genuine need of each one of us to have bread. Ano bang bread ang tinutukoy dyan? It could be a physical bread. Now, look. Itong sitwasyon ng Panginoon, 40 days, 40 nights, alam ng Diablo. One of the wiles of the enemy, of the devil, is always to take advantage of our outward condition. Ang laging pakana at laging kinukuha ang oportunidad ng Diablo sa atin pag mahina ang physical na katawan natin. At minsan, ang karaniwang dahilan ba't nangihina ang katawan ng tao dahil kulang sa pagkain. It could be the bread physically, but sometimes bread is only a props to represent a spiritual thing, just like bread, which is the Word of God. Pagdating sa espiritu, okay, makinig po kayo mabuti mga kapatid, ha? As sabi dito, ito yung bread na to, it could be the bread of our physical or the bread of our spirit. Pero ang offer ni Satan na idea, oh, gutom ka, gawin mo agad, tinapay yung bato, anak ka naman ng Diyos eh. Ngayon, ano yung clash dito? Okay, ngayon, paano kinounterfeit ni Jesus yung idea ni Satan? By telling the word from the Bible. Ang sabi niya, people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Saan kinuha ng Panginoon yan? Deuteronomy 8 verse 3. Yes, Jesus did not refer to the idea of Satan, but to the word of God. Oo, gutom ako ngayon, pero hindi ang idea mo ang magpapabusog sa akin. Ang magpapabusog pa rin sa akin ay ang salita ng Diyos. Amen. Okay, so the first concept. Ano yung unang concept ng temptation na ito ni Satanas sa Panginoon? Which source of idea to subscribe to? Kasi minsan ang mundo, marami sinasuggest sa atin at minsan iyan ang tukso ng maraming tao sa maraming tao ngayon, lalo maging sa mga Kristiyano. O ano, dami mong pangangailangan, di ba? Saan ka kukuha ngayon? Lalo na nung pandemic. Yes, ito yung idea. Sabi ko sa inyo, there's nothing wrong of having bread. Wala dito ang issue dito. But the thing is, saan mo kukunin yung kabuhayan, yung bread na yan, para masustain ka at ang iyong pamilya, yung source. Amen po ba? So sabi doon, it could be God's word. Si Jesus, sabi niya, hindi lang naman eh. Okay, pinatunayan naman ni Jesus eh. Sa paanong paraan? Ito nga, nag-fasting nga ako, 40 days, 40 nights. Namatay ba ako? Hindi ako namatay. Ngayon ko pa, papatulan yan, bato na yan. Hindi ko papatulan yan. At alam ng Panginoon, now remember this mga kapatid, it's very important that you know your mission and your purpose in life. Kasi kay Jesus, malinaw sa Kanya kung ano mission niya sa buhay. Malinaw sa Kanya kung ano ang purpose niya sa buhay. Yes, mamamatay ako, pero ang sabi ng Diyos Ama, mamamatay ako, ipapako ako sa krus para mamatay at isalba ang mundo sa kanilang kasalanan. Malinaw kay Jesus, hindi ako mamamatay dahil sa gutom. Sa una pa lang ng nilikha, ng ipinanganak ang Panginoong Jesus, alam na alam niya sa isip at puso niya
Alam niya kung bakit siya ipinanganak dito sa mundo. His mission, his purpose is to save the world, the mankind. At hindi siya mamamatay dahil lang sa gutom. Kapatid, nawa maintindihan din natin, ano bang mission natin at ang purpose natin? Amen? So, ano, nag-subscribe siya? Hindi siya nag-refer sa sinasabi o idea ni Satan na gawing bato, yung tinapay, para siya ay mag... Sabi ni Jesus, hindi iyan. Okay? Pangalawa, ano yon? So, it is the clash between God's word and Satan's idea. Tayo, kapatid, yes, hindi nalintana ni Jesus, yes, gutom na gutom ako kasi 40 days, 40 nights, hindi ako kumain eh. Pero kahit nasa ganito akong estado, hindi ko pa rin papatulan ang tukso mo na gawin kong tinapay yung bato na yan. Dahil alam ko ang katotohanan, dahil ang Diyos ang magpo-provide sa aking pangangailangan. Amen! In God's word, in God's ways, sa pamamaraan ng Diyos, mabubusog ako. This is the clash. Ito yung tukso. Ang gusto ni Satan, bumigay si Jesus dahil sa kanyang estado during the time na siya ay gutom na gutom. Maniwala kayo mga kapatid, marami ngayon ang natukso dahil kumalam-antian. Gumagawa ng sariling paraan para kumita. Sa maling paraan, madalian na paraan, nandiyan ang pandaraya. At kung anong ginagawa. Pero tayo mga kapatid, alam natin ang salita ng Diyos. Hindi natin kailangan pang mandaya dahil ang Diyos na ating sinasamba ay Diyos na walang imposible. Kayang gumawa sa ating mga buhay. Amen? So the issue here is not the bread. Bread is not evil. Hindi po masama na magkaroon ka ng bread, ng tinapay man yan, o ikabubusog mo, o ikasasatisfy mo. Kaya lang, ang tanong, ang laging tukso sa atin ng Diablo, saan mo kukunin yung bread na yan at sa paanong paraan? Bibigay ka ba sa idea ni Satan? Madalian? Mabilisan? O dadaanin mo yan sa pamamaraan ng Diyos? Yes, maybe matagal. Remember Jacob and Esau? Si Jacob pabalik pa lang from Egypt, palabas pa lang papuntang Promised Land. Si Esau yung kapatid niya, grabe yung mga anak niya, mga hari na, di ba? Mga chip na. Hindi ko alam kung kasama doon si Sir Chip, pero lahat sila chip na. Pero sila si Jacob palabas pa lang. Pero ano nangyari? Alam niyo ba yung descendants ni Esau pagdating ng 7 AD ni isa. Kasi sila Herod, King Herod, galing yan sa descendant ni Esau. And on AD 70, lahat ni isa sa mga lahi ni Esau, lahat nawala, walang natira. Nagmadali. You know? Itong gusto ng Diablo sa atin, lagi tayong magmamadali. Bakit? Kasi sa ating pagmamadali, dun tayo nagkakamali. At pag nagkamali ka na, sino sisisihin mo? Sisisihin mo ang Diyos? Sisihin mo maraming tao? Sisisihin mo kung sino-sino? Ayan ang gusto ng Diablo sa atin. Lagi kang magmadali. That's why, ang Diyos, kung pag-aaralan natin salita ng Diyos, ang laging ginagamit siya yung pagtatanim. Bakit pagtatanim? Kasi wala na tanim dito, ngayon mo tinanim, bukas tubo na. Tama! At minsan, ito yung ginagawang oportunidad ng Diablo na ang tagal no. Kaya minsan yung pagdi-delay, iyan ang test of faith natin. Kaya lang, sa paghihintay natin, paano masusubok yung faith mo? You are waiting, but you have also faith. Naghihintay ka, pero hindi ka nagagalit. Kasi maraming tao, pag nahintay, pag nainip, lagi mainit ang ulo. Hindi mo napapractice ang faith dun. At iyan ang gusto ng Diablo, mawala ka sa focus, madistract ka, that even your emotions bibigay. Kasi lagi kang nagmamadali. Pero tingnan natin, ang Panginoon, pag ikaw ay isang taong maka-Diyos, alam mo, there's always perfect time and God's time is always perfect for us. So marunong ka maghintay. Amen? Okay, so that's the first concept. Saan yung source? Anong idea para mabusog ka? Para masatisfy ka sa buhay mo? Okay? Pangalawa, okay, sa Matthew 4 verse 5, ano naman ang concept na ginamit dito ng temptation ni Satan kay sa Panginoong Jesus? Sa verse 5,
Then the devil took him to the holy city, Jerusalem, to the highest point of the temple. Now, listen to this. Ang temple of Jerusalem ay nasa ibabaw ng bundok. Now, it has different sides. We have the western side, the south, so southern, the western, and the eastern side of the temple of the Jerusalem, meron dong wall at nandoon nakalagay yung tower. Mataas na mataas yun. Ngayon, ano ang sabi, ano ang tukso sa kanya ni Satanas sa Panginoong Jesus? Akyatin mo yung mataas na tower na yon. Di ba? Anak ka naman ng Diyos. Oh. Di ba? Sabi sa verse 6, and said, hindi papayag si Satan na si Jesus lang ang magko-quote ng word from the Bible. Si Satan din nag-quote. Sabi niya sa verse 6, if you are the Son of God, jump! Jump up! Tumalong ka! For the scripture says, sabi ni Satan to ha, he will order his angels to protect you, and they will hold you up with their hands so you won't even hurt your foot on a stone. Di ba anak ka ng Diyos? Hindi ba? Saan niya kinote to? Okay, yung verse na yan, saan kinote? Psalms 91:11-12. Hindi ba anak ka ng Diyos? Na ang sabi doon sa Psalms 91:11-12, na pag ikaw ay nahulog, may papadala niya yung mga libo-libong anghel, iingatan ka, pati sakong mo, hindi masusugatan ng bato, talon na! O, di ba? Sabi ni Satan, talon na! Anak ka naman ng Diyos eh. Mga kapatid, grabe to. Ang klas ito. Kanina, idea to Word of God. Ngayon, Word of God versus Word of God. Labanan to, battle of the wits to. Ang ano dito, ang labanan dito, gaano mo kaalam ang salita ng Diyos? Mga kapatid, tayo kaya, pag tayo niligyan, binigyan ng quote ni Satan, kaya ba natin sumagot ng quote? May huhugutin ba tayo? Oh. Okay. So anong pinanlaban dito ng Panginoon? Okay, sabi doon. So, second issue here is safety. Okay, kaligtasan o yung protection. Okay, safety. Now, sabi din sa verse 7, Jesus responded. Ito ang sagot ng Panginoon Jesus. The scriptures. Oh, sabi ko sa inyo, labanan, scripture versus scripture, word versus word. Okay. You must not test the word the Lord your God. Saan niya kinuha yan? Deuteronomy 6:16. Tayo kaya, pag sinabi, oh ano, may sakit ka, ano, talo ka na. O, ano yung sasagot natin na verse? Jesus wept. Jesus wept, Satan! Di ba? Meron katwira naman, alam ko, nananangis ngayon ng Diyos dahil may sakit ako. Lusot naman. O, di ba? Kaya, importante na meron tayong memory verses. Ephesians 6, it says, isa sa mga, sa panlaban natin, the sword of our spirit is the word of God. Si Jesus, hindi siya naubusan ng ammunition, ng bala. Kasi kabisado niya, that even Deuteronomy, kabisado niya. O ano sabi mo? Kaya lang ito ang problema. Okay, so the battle was between scripture versus scripture. Ngayon, may problema ba doon? Pwede bang mangyari ito? Okay, scripture versus scripture, can it happen? No! Para sa akin, hindi pwede mangyari yan. Because the Word of God cannot contradict itself. Hindi pwedeng kontrahin ng salita ng Diyos ang salita niya. But the problem is sa interpretasyon at sa application. Ito ngayon ang nangyayaring giyera sa maraming Kristiyano. Okay? So sabi doon, here Satan misquoted, misapplied, and misused Psalm 91:11-12 to mislead not only Jesus but also men. Ngayon, ang motivation dito, the temptation here is about vanity. It's about pride. Anak ka ng Diyos. So ang ano dito, ang pinaglalabanan dito, the second concept of temptation here is the nature of motivation. O, tatalon ka. Anong motivation mo? Ba't ka tatalon? Kasi anak ka ng Diyos. Sa ating mga Kristiyano, that is also the question. O, di ba anak ka ng Diyos? Di ba magaling ka? Sige, ano mo? Gawin mo yan. Ngayon, ang laging tinatanong sa atin yung motivation natin, bakit natin ginagawa ito? Kung tatalon man si Jesus doon sa tower na yon, ano mapapala niya? Para lang masabi na tunay na anak siya ng Diyos? Hindi niya na kayang, hindi na pwede, hindi na, kahit hindi naman i-prove ng Panginoon yun. Kasi in the beginning,
ating alam na na si Jesus ang tagapagligtas at siya lamang ang tunay na anak ng Diyos, wala na siyang dapat iprueba. Ganon din sa atin. Minsan tinutokso tayo ng ano, oh, di ba? Papayag ka ba? Siya na ngayon ang kumakanta. Ikaw, hindi ka na. Ah. So in everything we do, ang tinitingnan pala sa atin ni Lord, hindi what are you doing, but why you are doing this. When you say why, how, what motivates you to do such thing? Magpapalaki kayo ng church, magpaparami kayo ng miyembro, ano motivasyon nyo? Para sumikat ang church? That's the nature of motivation. Diba? Magbibigay ka para ano? Sabihin nila na ikaw lang ang anak ng Diyos na pinagpapala? Iyan ba ang motivasyon mo? So si Jesus, hindi yon. Kaya lang itong problema, the nature of motivation. There are some who quotes the word of God with wrong motivation to use, manipulate people, and justify their wrongdoing. Ito nakakalungkot ngayon. Marami, hindi ako humusga. Pero meron mga tagapagturo. They are quoting verses from the Bible. Pero ang motibo nila, gamitin yung tao, manipulahin yung mga tao. At alam natin kung sino yung marami mga gumagawa nun. Lantad naman eh, sa telebisyon. O gawin nyo yan. Magtinda kayo ng ganyan. Tutulong sa atin yan, di ba? Pumunta kayo dito. Gawin nyo yan. Minamanipula na nila yung mga tao para sa pansarili lamang. And the word interpretation, mali yung interpretasyon, mali yung aplikasyon. Kaya mga kapatid, it's very important that when you study the word, ask wisdom from the Holy Spirit. Now, Satan here misquoted Psalms 91:11-12. Ang sabi doon, ang Psalms 91, kung pag-aaralan natin, ito yung pangako ng Diyos sa lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya. Ang sabi doon, kahit ikaw ay nasa gitna ng panganib, God will send angels to you. Kahit nasaan ka, basta may panganib, magpapadala ang Diyos ng mga anghel sa'yo para protektahan ka. Pero ano yung sinasabi ni Satan? Sige nga, umakyat ka, tumalong ka. Hindi sinabi doon na ikaw mismo ang magdadala sa sarili mo sa danger. Hindi ba? Inuutusan niya eh, makit ka. Minsan mga kapatid, ganun tayo eh. May nakalagay na, bawal tumawid. In Jesus' name, Lord, you are with me. Di ba? Lord, gagawin ko ito dahil alam ko, nandyan ka sa tabi ko, iingatan mo ako. May nakasulat na. You're putting yourself in danger. That is misquoted, misinterpreted. Tama? Alam mo, yung lalaking yun. Gusto kong sumaya. Alam mo, may bisyo, may ano. Dahil mahal mo lang siya. O ngayon, magsama kayo. Hirap na hirap ka. Dahil alam mo na nung una pa. And then you put yourself to danger. Pinatulan mo pa. Tigil ako ah. Teka lang, in Jesus name mo. Natatangay na ako. Di ba? Kasi nga, as sabi na, that's why it's very important. Pag-aralan niyo mabuti yung salita ng Diyos. Yung mga nagko-quote ng mga verses. Para sa akin kasi, para patunayan na totoo yan, tignan niyo yung buhay ng taong yun. Yung mga salita na kanya sinasabi, totoong nangyayari sa kanyang buhay. That is the bestest. Sinusunod niya ba talaga yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay? That is the test. Hindi yung basta magkukot lang siya na ganito na akala mo, ang dami-dami. Hindi yung paramihan ng verses sa Bible. Maniwala kayo. Marami yung iba nakapikit pa, kabisado yung verses sa Bible. But look at their life. How they relate to other people. How they live as a Christian. Mga kapatid, maging matalino tayo sa panahon ngayon. Dahil ang Diablo nagdo-double time. Pero salamat na lang ang Diyos, laging good all the time. Amen! Hallelujah! So the nature of motivation, bakit mo ginagawa ito para magyabang ka ba? Sabi ni Jesus, oo, liligtas ako ng Panginoon. At hindi ko na kailangan magpatihulog pa. Dahil sa totoo lang, marami na nangyari sa Panginoon na siya ay nasa in danger.
At alam na alam niya sa puso niya. At tayo rin mga kapatid, alam na alam natin. Nag-pandemic, pero ngayon, ligtas pa rin tayo because it was God who protected us. Amen! Hallelujah! At malakas ang loob natin. Dahil alam mo kung alam mo yung purpose mo, alam mo yung mission mo. Ang sabi ko sa inyo, ano yung tinuro ni Pastor Manny doon sa ano? Nung ano, Wednesday, ang sino man nagbibigay ng buhay, hindi mawawalan. Kaya kapatid, kung gusto mo humaba ang buhay mo, magpagamit ka ng totohanan kay Lord. Kasi hanggat nakikita ni Lord na kagamit-gamit ka, hindi ka niya agad kukunin dito sa mundo. So totoo lang, yan ang sikreto. Why we're having the strength? Look at Pastor Manny. Sa Diyos naman ang kapurihan. 71, walang maintenance. Malakas. So, totoo na sikreto. Kasi ang prinsipyo ng Diyos, kung ano yung tinanim, siya yung mong aanihin. Magbigay ka ng lakas sa Lord, iba yung lakas, ibibigay sa'yo ng ating Panginoon. That is God's principle. That is God's principle. So, maging maingat tayo, mga kapatid, na hindi lahat na nagko-quote ng Bible, totoo. Sometimes, ginagamit nila yon ang motivasyon para i-lead, manipulate, gamitin yung tao, at minsan, para pagtakpan yung kanilang mga sariling kamalian. It should not be. It should not be. Dahil sabi dun sa Romans 14:12, lahat tayo magsusulit sa ating Panginoon. Amen? Lahat tayo. We are all accountable in all the things that we will do for Him. At kung ano pinagkatiwala natin, gamitin natin ito para lamang sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen? No selfish agenda. Bakit mo gagawin lahat yan? Siguraduhin mo, iyan ay naka-align sa salita ng Diyos sa totoong pinapagawa ng ating Panginoon. Amen? Okay, tuloy tayo. Okay, the third concept. Okay, sa Matthew 4:8. Now, una, ginamit niya na form ng para panunukso ay bread. Pangalawa naman, yung magpatihulog ka, yung safety naman. Okay, the last is this. Sabi doon sa verse 4, chapter 4, verse 8, next, the devil took him to the peak of a very high mountain. Ay, tapos na pala ako dyan. Okay. Ah, okay, tama. Well, pala yun. Okay. Okay, good morning po. Okay. So, next, the devil took him to the peak of a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. So, ano ang third issue dito? Power and wealth. Ngayon naman, dinala naman ni Satanas ang Panginoon Jesus sa tuktok ng bundok. Oh, nakikita mo lahat yan? I-offer ko sa iyo lahat yan. Yung glory, yung power, yung wealth, ibibigay ko sa iyo lahat yan. Sambahin mo lang ako. Okay? Sabi sa verse 9, I will give it all to you, he said, if you will kneel down and worship me. Kaya lang, anong sinagot ng Panginoon? And again, Yung offer ni Satan na idea, sambahin mo lang ako, ibibigay ko lahat yan. Gusto mo ba ng katanyagan? Gusto mo ba ng kapangyarihan? Gusto mo ba ng kayamanan? Ibibigay ko sa iyo lahat yan. Pero sabi ng Panginoon Jesus sa verse 10, get out of here, Satan! Lumayas ka, Satanas, sa harapan ko. Jesus told him, for the scriptures say, you must worship the Lord, your God, and serve only Him. Sa niya makikita, Deuteronomy 6, verse 13. Walang problema, mga kapatid, ha? Liliwanagin ko. Walang problema na maging mayaman ka. Walang problema na magkaroon ka ng kapangyarihan. But again, the issue here is, ano yon? Where to get the power and wealth? Saan mo kukunin? Saan mang gagaling yung kapangyarihan mo? Kasi sabi nga, Jesus is the King of Kings. So, sabihin, pwede na magkaroon ng mga hari dito sa mundo. Ikaw, pwede ka maging hari. Pwede ka rin maging reyna dito sa mundo. Kaya lang, ang tanong, saan mo kukunin yung kapangyarihan na yan? Pwede kang yumaman, pwede ka maging milyonaryo, bilyonaryo. Pwede yun sa Panginoon. Kaya lang, ang tanong, saan manggagaling ang kayamanan na yan at sa paanong paraan para makuha mo yung wealth na yan? That is always the question. Amen? Kaya nga, maging malinaw sa atin lahat ito, mga kapatid, hindi komot maunlad ay mayaman. At hindi naman komot makapangyarihan ay masama. Lalo na sa panahon natin ngayon, may mga thinking tayo. Alam mo, yung mga nakaupo na yan, ako, sasalbahin yan. Wala akong mapili dyan, lahat yung mga ano yan,
Mga corrupt. Diba? Minsan, we are judging other people and yet, hindi natin alam talaga kung ano totoo. Kaya nga gustong burahin ng Panginoon sa ating isip yan. Hindi masama, ha, mga kapatid, ha? Again, I'm telling you, hindi masama maging mayaman at magkaroon ka ng power dito sa mundo. But the question is always, where you get that power and wealth? Amen po ba? So, yun suggestion ng ating Panginoon. Now, tandaan natin, kaya nga kailangan pag-aralan natin mabuti itong tukso ng ginagawa ng Diablo. What is the goal of Satan? Bakit niya tinukso si Jesus? Satan's goal is to cause Jesus to sin through exercising his own will instead of the Father. Just like with us, to have bread, safety, power, and wealth outside God's provision. Ang purpose, okay, ang goal ni Satan, ba't niya tinukso si Jesus? Anak ka naman ng Diyos eh. May kapangyarihan ka rin naman eh. Gawin mo na yan. Gawin mo ng bato. Tinapay yung bato. Magpati ano ka na, patihulog ka na. Oh, sige, sambahin mo na ako. Diba? Hindi naman mawawala yung pagiging anak ng Diyos mo eh. Ang gusto rin mangyari sa atin ng ni Satan sa panahon natin ngayon, oo, yumamang ka, pero sa paraan ng mundo. Anong paraan ng mundo? Laging mabilisan. Kayo iba, nandaraya. Yung iba, kung saan-saan tumataya. Bato-bato sa langit. Eh di ba? Lalo pag 200 million, ang jackpot. No, baka makakit. Pag nakikita ko kayong nakapila, isa lang ibig sabihin nun. Nakapila din si Pastora. Eh kasi nakita tayo eh. Nakita na, uy, Pastora, uy, dito ka rin. Diba? Iyan ang offer ng mundo ngayon. Maging mayaman ka, maging asensado ka. Ayaw ng tao ngayon na maghirap. Kaya kahit insta na ino-offer ng mundo, pinapatulan. Yung pag 1, 2, 3, lagi may pandaraya. At nawa, hindi tayo ganun ha. Always remember this, the blessing of the Lord comes sa paanong paraan dumadating ang pagkapala ng Diyos. Una, God bless the works of our hands. Kailangan sa tama at mabuting pagtatrabaho, doon tayo pagpapalain ng Diyos. Amen! And again, what is your motive? Why you're doing this? Bakit gusto mo magkaroon ng wealth? Bakit gusto mo magkaroon ng power? It's always the motivation. Ano nagmamotivate sa'yo para magtrabaho ka ng gusto, para magnegosyo ka, para kung ano-ano gawin mo? Again, the question is why you are doing this? At doon tayo tinitira ng Diablo ang maraming tukso na dumarating sa maraming tao. At ang gusto ng Diablo, gawin natin lahat, magkaroon tayo ng bread, magkaroon tayo ng safety, magkaroon tayo ng power outside, sa labas ng kalooban ng Diyos o sa labas ng salita ng Diyos. At hindi pwede mangyari yon. Dahil ano man ang ino-offer ni Satan sa atin, lahat yan temporary lang. Pero ang ino-offer sa atin ni Lord, yes, hindi ka man maging ligtas dito, pero kung ikaw na ng palataya, tiyak ang kaligtasan mo at tiyak may buhay ka pa rin na walang hanggan. Amen. Hallelujah. Now, the real essence of temptation is to subscribe to another idea, to another philosophy, school of thought, and another word. That is the word of Satan. Ang gusto lagi ng Diablo, magsasubscribe ka sa mga tao na nagsasabi na ganito. Alam mo, yung ganito ang idea nito eh. Alam ba sinasabi niyan? Kasi kanina, di ba, yung battle between scripture versus scripture. So, kailangan meron ka rin panglaban yung bala mo. Kailangan word of God din. At dapat yung word of God na yun, tama yung pagkakagamit, yung interpretasyon mo. Kasi pag mali interpretasyon, tiyak ililigaw ka niyan. At ang nakakalungkot, maraming Kristiyano ngayon ang ligaw. Dahil niligaw ng mga maling tagapagturo. Akala nila tama pa rin ang ginagawa nila, pero sa harapan pala ng Panginoon, mali na ang kanilang ginagawa. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Bakit? Baka kamatayan natin ito ha? Baka every Sunday nasa church tayo pero iba pala yung interpretasyon natin sa mga salita ng Diyos. That's why, and it's our responsibility na gawin ito, okay? So huwag tayong magsasubscribe na basta-basta. And the philosophy of Satan ay lagi ka nga magmadali.
Pero pag ikaw ay isang taong maka-Diyos, you know how to wait. Dahil alam mo, hindi man mangyari ngayon, may delay man ngayon, pero alam mo sa puso mo, sa isip mo, ang Diyos tumutugon. Hindi mo alam kung kailan, kung paano, pero for sure, tutugon ang Panginoon sa pangangailangan mo. Kasi sa Matthew 4:12, hindi pinatulan ng Panginoon, dumating yung mga anghel at doon pinakain si Jesus. Naghintay siya. Mga kapatid, alam ni Lord ang needs natin. Why? Because He is our Creator. Alam niya pa kailangan natin for sure. Amen po ba? Yun nga lang, stick ka lang sa salita ng Diyos. Stick ka lang sa pananampalataya mo sa Panginoon. Okay, now, the next temptation. Okay. Sa are you learning? Natututo po ba tayo? Amen. Okay, the next temptation, it is the mother of all temptation sa Bible. Sa New Testament yung kay Jesus. Now, this is the mother of all temptation, temptation of Adam and Eve. Alam niyo 'yan, 'di ba? It is found in Genesis 3 verses 1 to 5. So verse 1. Now, tingnan natin ha, pag-aralan natin. Yung sa temptation ni Jesus at sa temptation ni Eve and Adam, halos pareho lang yung technique, yung strategy na ginagawa ni Satan. CLDP 1, Lesson 5. This is the topic, Know Your Enemy and All the Strategies. Tama ba? Sa CLDP 1. That's why binigay ko yung handout sa inyo, pero every now and then, papasukan ko yan sa preaching para lubos yung maintindihan. Amen po ba? So be sure every Sunday that you are here. So lahat ng lesson, CLDP 1 to 3, unti-unti ilalagay ko yan sa preaching para lalo ninyong maintindihan. Amen po ba? Okay, sabi sa verse 1 ng chapter 3, Now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made. He said to the woman, this is Eve, did God actually say, you shall not eat of any tree in the garden? Okay, anong gusto dito? Again, nag-o-offer na naman ng idea si Satan kay Eve. Just the same with Jesus, di ba? Nag-offer siya. Totoo ba? Ah. This is the magic word. Totoo ba? At mga kapatid, nakakalungkot, dumami ang kampon ni Satanas, marami ngayon ang marites. Anong magic word nila? Totoo ba? Ah, si Kumari? Ha? Ah, di na umuwi sa bahay? Ha? Ah, may iba nang inuwian? Ah! That is their magic word. Totoo ba? Gustong pabulaanan ni Satan ang salita ng Diyos. Always gusto niya i-counterfeit ang salita ng Diyos. Okay, so verse 2. And the woman said to the serpent, We may eat of the fruit of the trees in the garden, but God said, You shall not eat the fruit of the tree. This is in the midst of the garden. Neither shall you touch it, lest you die. Now, kung babalikan nyo sa Genesis 2:16 and 17, this is the command. Dito yung sinabi ni ng Panginoon kay Adam, hindi kay Eve. Pwede nyo kainin ang mga bunga ng puno dito sa garden ito, pero wag lang yung puno na nasa gitna ng yung puno ng karunungan o ng kaalaman sa gitna ng hardin ng Eden. Si Adam ang pinagbilinan. Si Adam ang binigyan ng instruction, kaya lang sino ang tinukso? At naniniwala ako, hindi malinaw, eksaherado. Bakit? Ang sabi lang naman, don't eat. Pero siya, dinagdagan niya pa, nihipuin nga. Sabi, bawal. Wala namang sinabi doon. Balikan niyo yung Genesis 2:16-17. Minsan, ganyan na ginagawa ng Diablo sa atin. Dinadagdagan. Ina-exaggerate ang lahat ng sitwasyon. Para saan? Bulagin tayo sa katotohanan. Okay? Sabi niya, sabi niya nga, huwag daw kainin, tapos huwag nga daw hipuin eh, kasi mamamatay kami. Okay? Ang sabi dito, okay, so iyan yan. Now, the problem here, okay, sabi doon, but the servant said to the woman, you will not surely die, hindi ka mamamatay. Okay? For God knows that when you eat or of it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. Yan. Ang offer ni Satan, laging may dagdag. Bakit may dagdag, mga kapatid? Mag-ingat kayo sa offer na may dagdag. Bakit? Binubulag kayo niyan. O, bumili ka ng isang latang gatas. May libreng baso. Bakit may libre? Bakit may dagdag? Kasi expired na yung gatas. O, di ba? Hindi mag-o-offer yan kung walang tinatago.
offer yan kung walang tinatago? Oh, ligawan mo sa yung anak ko. Kasi ano na yan eh, 50 na, may mana yan. Ano yung pambulag? May mana yan. O, di ba? Yan, may offer lagi si Satan. At ba't ka inooferan? Kasi ang purpose niya, bulagin ka sa katotohanan. Anong offer niya kay Eve? O, hindi, kainin mo. Alam mo, pag kinain mo yan, magiging katulad ka ng Diyos. Sino ba naman ang ayaw na maging katulad ng Diyos na makapangyarihan sa lahat? Tama po ba? Kaya mag-ingat tayo sa offer ni Satan. Okay, so you will be like God. Ngayon, the fall happened. Okay, dahil ito, dito nagsimula sa tukso na yan kung bakit nagkaroon ng pagbaksak ang sangkatauhan na nasulong sa kasalanan na kailangan magkatawang tao ni Jesus para iligtas tayo. Diyan nagsimula yung fall, yung kasalanan. Now, the fall happened because Adam and Eve subscribed to Satan's idea and believe it. Naniwala sila sa dagdag. At dahil doon, okay, naniwala din sila. Ang ginawa nila, pinagsama nila yung idea ng Diyos at idea ng tao ni Satanas. Kaya ang nangyari, nung pinagsama nila yon, naging impure sila, naging defiled, naging blinded, and nag-mix up. Naghalo-halo na, nagkaroon na ng confusion. Ano na ba susundin ko? Parang may punto rin naman siya. Alam niyo minsan, ito sabi ko sa inyo nakakalungkot. May magtuturo. Ito sinasabi ng Diyos para ano ilagay sa puso at isip niyo? Pag kinalaban mo yung salita na sinabi ko sa iyo, ang babanggain mo, hindi ako, ang Diyos. Tatakutin ka. Kasi pag hindi mo ginawa ito, itong mangyayari sa iyo. Siyempre, ikaw tao ka. Tao tayo. Banggain mo ba ang Diyos? Kasi alam natin, word of God yan eh. Salita ni Lord yan eh. Pag hindi mo ginawa yan, ang babanggain mo si Lord. At pag binangga mo si Lord, kawawa ka. Pero mali yun. Minamanipula mo na yung tao, ginagamit mo. Kaya minsan, marami mga tao ngayon, ang bulag. Yes, they know the word, but they do not understand the word. Kasi nga, mali yung interpretasyon, mali yung aplikasyon. At ang malaking pananagutan nito, yung mga tagapagturo na nililiko at binabaluktot yung salita ng Diyos. Nakakalungkot, may mga ganyan. Mamanipulahin ka. Ibabaluktot yung katotohanan para magamit ka lang. Hindi dapat mangyari yun. Kaya ang nangyari kay Adam and Eve, pinagsama nila, oh, tama naman ano. Parang okay naman yun. Aba, magiging Diyos tayo. Hindi naman pala tayo mamamatay eh. Di ba? Oh, hindi naman natin ikamamatay kung hindi tayo mag-pray eh. Maniwala ka. Isang Kristiyano, hindi mananalangin. Saan kukuha ng, you know, prayer is our oxygen. Pag hindi ka marunong manalangin, mamamatay ka. You will be suffocated. Masusuffocate ka ng pollution ng mundong ito. Kaya marami mga Kristiyano, hinang-hina ng lulupay-pay. Bakit? Kulang sa panalangin. Wala namang masama kung hindi ako mag-pray. Masama yun. Kasi nga, akala natin, tama yun. That's the idea. Lord, naiintindihan mo naman ako. Pagod ako eh, no? Lord, hindi mo na ako ano. Tama po ba? Lord, hindi mo na ako magbibigay kasi ang dami kong bayarin. Diba sabihin ng Diablo, oo. Bayaran mo muna yung kuryente mo. O, di ba? Offer. Pero sabi ni Lord, unahin siya, Matthew 6.33, alam natin, seek you first, the kingdom of God, His righteousness, and all these things will be added unto you. So, laging may ino-offer si Satan, at karaniwan, lagi yung may dagdag. Bakit may dagdag? Para bulagin tayo. Ngayon, ang tunay na diwa ng temptation at tukso ay hatiin tayo. Naniwala po ba kayo? Hatiin tayo. Bakit tayo hatiin? Dahil ang taong hati ay walang mararating. Ang taong lito, ang taong hati ang isip at puso, walang mararating yan. Kaya minsan na-post ko, a one half Christian is a one whole nonsense. Yo-yo man! Tanggalin mo yung isang bilog, iikot ba yun? Yo-yo pa lang yun, ikaw buhay mo. Ang pagsunod mo ay half-hearted sa Panginoon, equivalent din yan sa disobedience. Pag half-hearted ka. Kasi ano ang itinuturo ng salita ng Diyos?
Ano ang tinuturo ng Diyos? Laging buo. At iyan ang gustong i-contradict ni Satan. Yung whole. Because the essence of being of our spirituality and our godliness is being whole. Kasi pag buo ka, alam mong buo ka, alam mong satisfied ka, alam mong kontento ka, kung anong meron ka, kahit anong i-offer ng mundo, hindi mo papatusin dahil masaya ka kung ano ang meron ka. Amen. Satisfied ka sa asawa mo, hindi ka na maghahanap ng iba. Kaya minsan ang mga mister hati, bakit na hati? Dahil may mga kaibigan, kumpare, kumare, kinindutan lang, pumatol, nahati. May mga empleyado, hati, binabayaran ang buo ng kumpanya, pero ginagawa tulog ng tulog. Hati ang pagiging empleyado. May mga anak na hati. Ang alam ng manggulang pumapasok sa eskwela, yung pala nandun sa computer shop. Hati! Tandaan natin, ang taong hati, walang mararating. If you are a truly member, buo sa isip mo. So you have the full support. Kung saan ka miyembro na church, doon ang full support mo. Huwag kang papahati. Dahil diyan makagagawa ang diablo sa buhay mo. A half Christian. Everybody say. Kung ikamamatay natin yan ang pagiging hati, kapatid. Naalala ko yung sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, Galatians 3:3, ano na nangyari sa inyo? Nagsimula kayo sa Espiritu, nagtapos kayo sa laman? Kasi nagpahati eh, natukso eh. Okay? Ngayon, ang turo ng Panginoon sa Bible, ito yung gustong i-contradict ng Diablo. Yung turo ng Panginoon na laging buo, tinan niyo mga kapatid, ah, pagdating sa faith, anong gusto ni Lord? Buo. Ang sabi sa James 1:7-8. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded. Hati ang isip. Huwag kang umasa na may tatanggapin ka sa Diyos. Kung hindi buo ang pananampalataya mo sa Diyos, nasusulong ka, aatras ka. Sige, mag-church ako ngayon, tutuloy ako ngayon. O sige, maglilingkod ako ngayon. Hindi. Ano yun? Sabi ng Panginoon, pag ikaw dalawa lagi isip mo, hati ang isip mo, huwag kang aasa, tatanggap ka ng pagpapala. Ha? Dahil sa pananampalataya mo, hindi. Kasi ayaw ni Lord ang double-minded. Pagdating sa pagmamahal sa Diyos, ano sabi sa Mark 12:30? And you shall love the Lord your God with all your laging gusto ni Lord buo, walang one half dyan, walang three-fourth, walang one-fourth. Laging gusto ni Lord buo. At pagdating sa pagbibigay, anong sabi ng Malakay 3:10? Bring! Buo na dadalhin mo sa templo ng Diyos yung tithes. Hindi pwede ang hati. The Word of God, set it all. Bakit? Kasi kung hindi mo gagawin yan, mga kapatid, tandaan nyo to. Why we need to bring the tithes in the storehouse so that there may be food in my house? And put me to the test now in this, says the Lord of armies. If I do not open for you the windows of heaven and pour out for you a blessing until it overflows. Ikaw man, kapatid, sabi doon para magkaroon ng pagkain. So, ibig sabihin noon, para ikaw ay mabusog. Ang pagkain na tinutukoy dyan, yes, it could be, it is our revelations, the Word of God, nagpapalakas espiritu natin. Tayo man, kapatid, umupo ka nga sa karinderya, tiyak, magbabayad ka sa kinain mo. At pag ikaw, nakakatanggap ka ng spiritual na salita ng Diyos, ng pagkain ng kaluluwa mo, at hindi ka nagbigay ng whole, ninanakawan mo ng blessing. Una, ang church, at ninanakawan mo. Dahil iyan sinabi ng Panginoon eh. Because the blessing of the church comes when you tithe. That's the purpose. Whole. Mga kapatid, kung meron man tayo, kaisipan na ganun, ibig sabihin nun, hinati ka ng Panginoon. Kasi ang konsepto, the essence of our spirituality and our godliness is being whole. Dahil lahat ng tinuturo sa Bible, it's about being whole. Ngayon, paghati-hati ka, paghati ang isip mo, doon nakakapasok ang Diablo.
Kaya nga sabi sa Ephesians 4:27, huwag niyong bibigyan ng oportunidad ang kaaway. At paano natin binibigyan ng oportunidad? Pag ang isip natin at puso natin laging hati. Ang puso mo nasa Diyos, tapos ka lahat. Hindi pwede yun. Sabi ng Matthew 6:24-25, hindi ka pwede mag-serve ng two masters. Kamuhian mo yung isa paglilingkuran mo, yung isa kakamuhian mo, tatalikuran mo, pero yung isa paglilingkuran mo. Ayaw ng Diyos na may kahati because our God is a jealous God. Amen? Mga kapatid, tandaan nyo ha, ito ang diwa ng tukso para hatiin ka. Maging maliwanag sa atin to. Temptation is not about the bread, it's not about the safety, it's not about the power and wealth. But whose word, whose idea, or whose ways are you listening to? Kaninong idea? Kaninong pamamaraan? Kaninong salita ang pinapakinggan mo? Mas pinapakinggan mo ba yung offer ng mundo? Yung offer ni Satan? O ang sinasabi ng ating Panginoon? Okay, tapos na pala yun. Okay, mga kapatid. So that's the essence. At nawa ang dalangin ko, naging maliwanag sa atin to kung bakit tayo tinutukso. Now, paano natin maka-counterfeit yan? Paano tayo magiging matagumpay? Ang sabi ng Panginoon sa James 4:7, submit to God and resist the devil and the devil will flee away. Okay? Will flee away from you. Lalayas ang diablo. Una sa lahat, isurrender natin ng buong buo ang buhay natin, kapatid. Huwag half-hearted. Buo ang gusto ni Lord. Yung puso mo, ay pa mali, utak pala to. Yung isip mo, na kay Lord. Yung puso mo, na kay Lord. Katawan mo, na kay Lord. Buo. Hindi yung pupunta ka ng church, ang isip mo na doon agad sa SM. Ano ba kakainin namin doon? Magdi-Jollibee ba ako? Magi-Greenwich. Hindi yun. Kaya minsan walang naiintindihan. Kahit sabi mo, ang ganda-ganda ng preaching, kasi nga hati. At iyan ang gusto ng Diablo, hatiin lagi ang isip mo para malito ka, mabulagan ka, tapos may marinig ka lang na isang salita na sinabi dahil hindi mo pinakinggaan yung mula umpisa, dahil wala yung isip mo, tapos may marinig na, kayo na mga ano, ay, pinaparinggan ako. Diba? O magagalit ka. Eh, hindi mo na pinag-aralan kung saan nagsimula yung salitang yun. Ang narinig mo lang, iyon, ay, pinaparinggan ako. Sabi ko na nga ba eh, bad sila. Ako lang talaga ang good eh. Mga kapatid, bilang leader nyo, kailangan maintindihan natin ito. Mind you, I prayed hard for this topic. Sabi ko, Lord, ilagay mo sa aking puso at sa aking labi ang tamang pananalita na maintindihan natin bakit huwag natin ikamatay yung pagiging hati. At ang ating pagiging buo, we have our duty para maging buo. At anong sabi ni Lord? Surrender mo lahat sa Diyos ng buong buo ang buhay mo. That's why, are you willing to give it all to our God? Are you ready to praise the Lord? Yahweh!